Hello mga kasari! Welcome back again to my YouTube channel. Today is Tuesday, November 2. At pangalawang vlog ko na ngayon guys na tinake ngayong araw na to. Hindi ako nakapagpigil na hindi mag-vlog. Dapat hindi ako magba-vlog about sa mantika. So ayun guys, about sa price update sa mantika. Alam nyo naman na trending ngayon ang mantika. So, mga nagtataas ang bilihin, medyo nakakalungkot guys yung presyo ng mantika ngayon kasi paliit ng paliit yung tubo natin at napakahirap din naman na basta-basta na lang tayo mag-adjust ng presyo, lalong-lalo na sa ating mga customer kasi hindi alam ng mga customer kung paano ang patakaran ng pagtaas ng mantika, di ba? Basta ang alam lang ni customer is bumili ng bumili, hindi nila alam na patuloy na tumataas ang presyo ng mantika. So ngayon guys, i-update ko kayo. Dumating kasi yung isa kong ahente. Bali kanina pa nakarating yung ahente ko naman ng itlog, pero hindi ko agad siya na-share sa inyo. Bali dalawa na yung ahente na dumating ngayon at last na yun guys, wala nang ibang dadating na ahente ngayon. So uunahin ko na guys yung pag-update sa inyo sa presyo ng itlog. So, wala pa rin guys pagtataas dun sa ahente ko, dun sa unang ahente ko ng presyo ng itlog. 150 pa rin ang medium per tray. Kaya, dalawang tray lang yung kinuha ko guys kasi meron pa akong isang tray na natira dito. So, meron ako ditong tatlong tray pa mga kasari. Ang bentahan ko ng itlog dito sa store ko ay 3.20. So, meron lang akong 50 peso sa isang tray. So, mag-move na tayo dito. Ito lang guys, yung kinuha ko doon sa aking ahente na matigas na tinapay kasi marami pa ako dito na naka-display. Toasted bread, bengkong, tsaka crinkles, hindi pa rin ubos. Kaya ang kinuha ko lang guys is mamon, isang balot ng mamon. 50 pesos ang isang balot sa kanila. Ang kikitain ko dito guys is 10 pesos. Ayan, ang tubo ko. Kada isang balot dito sa loob, may dagdag lang ako na piso. Kaya, ang laman niya, diba, 10 pieces. Ang tubo ko lang dito ay 10 pesos. Ayun siya, guys. Bali, ang total na nabili ko doon sa pangalawang ahente ko is 1,723 pesos. Lahat-lahat yun, guys. And, ilang klase lang yung kinuha ko sa kanila, mga kasari. 6 na klase lang. Bali, kumuha din ako ng isang tamaraw na sinandoming 25 kilos. Andun siya sa likod. Ang bentahan ko nun per kilo is 50 pesos. Tapos, yun lang guys yung klase ng bigas na tinitinda ko dito. Kumuha din ako guys sa kanila. First time kong kumuha ng Energen sa kanila. Isang tay. Ang bentahan ko na guys ng Energen is 9 pesos. Ang kuha ko nito sa kanila, 75 pesos ang isang tay. So, may tubo tayo dito na 15 pesos kapag naubos tong isang tay ng Energen. So, kumuha din ako sa kanila guys ng Great Taste Choco. Ito siya guys. Ang kuha ko nito sa kanila ay 100 pesos. Ayan. Isang tay din mga kasari. Hindi kasi sa kanila pwedeng mag-half lang yung 5 na twin pack lang. So, ayan. Binibenta ko guys to na kada isang twin pack ng 12 pesos. So, meron tayo ditong 20 pesos kapag naubos tong 10 twin pack na Great Taste Choco. And, yung second to the last naman guys, kunin ko lang dito sa baba. Eto siya, 3 kilong wash or segunda na asukal. Eto guys, nung nakaraang week pa, tumaas sa kanila nung kumuha ko, tumaas siya ng piso per kilo. Eto siya guys. 1/4 yung kinuha ko sa kanila. 3 kilo to. Ang bentahan ko guys ng 1/4 is 16 pesos. Yan. Matagal ng 16 pesos sa akin yung asukal. And hindi naman ako guys nagtataas. Okay pa rin naman yung ating tubo dito sa wash na asukal. And dito na tayo guys sa trending na trending na price update sa mantika. Nung nakaraang pagkuha ko sa kanila, nung nakaraang Tuesday, last week, tumaas sa kanila ng 5 piso. Akala ko kada 5 piso lang yung pagtataas nila. Ang kuha ko sa kanila guys ng mantika is 290.
Ayun guys, tumitingin ako dun sa labas gawa ng may tao, baka nakatingin sa akin. 290 ang kuha ko sa kanila ng isang dosenang ng mantika na labo. Ngayon guys, nabigla ako kasi ang bungad talaga sa akin nung aking ahente. Ma'am, tumaas na po ulit ang mantika. Sabi ko, magkano na po? Ang sabi niya, 310 na po ma'am. So, ang itinaas agad guys ng mantika is 20 pesos. So, napakasakit sa bulsa nun mga kasari kasi tubo na natin yun, di ba? Tapos, kakataas ko lang kasi nung nakaraang week ng 2 pesos. Bali, wala pa nga halos 1 week nung nagtaas ako ng mantika. Diba dati ang bentahan ko ay 28. So, meron ako nakakwentuhan dito na lalaki kanina. May tindahan din pala siya. Ang bentahan niya na guys ng labo na mantika na hindi puno is 32 pesos. Sabi ko, kuya, hindi ko kasi pwedeng taasan din ng 32 pesos kasi kakataas ko lang nung isang araw ng 30 pesos. So, ang kuhunan na guys, bali pumapatak, diba 310 ang isang dosen ng mantika na labo, hindi pa puno, pumapatak siya ng 25.8. So, ang bentahan ko, 30 isang bote. So, meron na lang akong tubo mga kasari na 4.2 sa isang bote ng mantika. So, sobrang liit na talaga guys. Sa isang dosena, ang tubo ko na lang sa mantika ay 50 pesos. So, medyo okay-okay pa naman mga kasari. Lumiit nga lang ng konti yung ating tubo. Pero kapag next week ay tumaas pa siya, yun yung sabi sa akin nung... So, ayun nga mga kasari. Next week, sabi sa akin nung ahente na dumating kanina ni ate, ang sabi sa kanya nung kinukuhanan nila ng mantika, tataas daw ulit yung mantika. So, from 310, hindi natin alam, baka umabot ng 330 or 340 yung presyo ng mantika. Ang sabi niya sa akin, yung labo na mantika na puno kanina is 340 na. Pero hindi yun guys yung kinuha ko kasi sobrang mahal na. Pero hindi din naman nagkakalayo dito sa kinuha ko na labo na hindi puno kasi 310 nga ito. So, bali, next week, kung magtaas pa ulit, tataasan ko ulit yung presyo ko ng mantika na isang bote. Kasi no choice tayo, mga kasari. Talagang napakaliit na ng tubo natin kung hindi rin natin tataasan yung presyo ng mantika natin na binebenta dito sa tindahan. So, ayun guys, nakakalungkot talaga yung presyo ng mantika natin ngayon, pero wala tayong magagawa. At wala ding magagawa yung mga customer natin, kundi bumili na lang at huwag nang magreklamo. Kasi, ayun nga, patuloy weekly or araw-araw tumataas ang presyo ng mantika. From dati lang na 215 per dozen ang mantika, ngayon ay 310 pesos na ang isang dosen ng mantika na labo. Hindi pa yun guys puno. Paano na lang kung puno tapos linaw na mantika? Baka 400 pesos na ang isang dosena, di ba? So, napakahirap nun bilang sa isang tindera, lalo na din sa mga customer, di ba, na nagtitipid, mantika pa lang, pang ulam na. So, ayun guys, yung update ko sa inyo, tumaas po ulit dito sa lugar namin sa Cavite ng 20 pesos per dosena or per dozen ang presyohan ng mantika. So, ang bentahan ko na dito guys is 30 pesos nung isang araw pa ako nagtaas. Bali, next week, again, kapag nagtaas ulit ang presyo ng mantika doon sa kinukuhanan ko, tataasan ko siya ng 2 pesos per bottle. So, no choice mga kasari kundi magtaas tayo kasi ayun nga, para meron naman tayong kitain kahit papano. So, dito ko na din tatapusin mga kasari itong aking video. Aayusin ko pa to itong mga and magre-repack din ako ng tag-isang kilong bigas. So, kung nagustuhan niyo po itong aking video, don't forget to subscribe and i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys!